ito? Umamin ka nga. May relasyon ba kayo ng anak ko? Ma'am, nasasaktan po ako. Nasasaktan ka talaga pag hindi ka umamin. So umamin ka na lang. Ay, andiyan ka na pala, babe. Teka lang, baka mahuli kasi tayo ng mga magulang mo eh. Hindi mo ba ako na-miss? Siyempre, na-miss din kita. Pero, siyempre, kailangan natin mag-ingat. Kasi baka mahuli tayo ng mga magulang mo. Ayoko namang mapalayas dito, no? Dahil lang nalaman nilang may relasyon tayong dalawa. Hayaan mo. Papaalam na rin natin kay Mama, tsaka kay Papa, yung relasyon natin dalawa. Hanggang kailan, Charles? Hanggang kailan ba natin kailangan itago itong relasyon natin? Dahil ba kasambahay lang ako? Konting tiis na lang. Ipapaalam na rin natin sa kanila. Promise, babe. Tsaka huwag mong isipin na kasambahay ka lang. Dahil minahal pa din kita kahit yan yung trabaho mo. Okay? Tanda mo yan. Cheers tayo, pre. Tagal mo din nagpakita sa akin eh. Ikaw naman, oh. Oo nga, pre. Busy na rin kasi sa trabaho at kay misis. Ikaw, pre. Kailan ka mag-aasawa? Balita ako, jowa niyo daw yung kasambahay niya. Siya nga pala. Asan na ba yun? Nang makilatis naman. Ewan ko ba? Sa dinami-dami ng babae, sa kanya ka pa pumatol. Pre, magdaan-daan ka naman sa pananalita mo. Hindi porkit kasambahay yun, di nang deserve mahalin. Huwag mo na akong bastusin yung jowa ko, pare. Mahal na mahal ko yun. Oh, siyempre, sorry na. Di ka na mabiro. May iba ako, pre. Alam na ba nila, tita, na may relasyon ka dun sa kasambahay niyo? Actually, pre, hindi pa alam nila mama tsaka ni papa. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo para sabihin sa kanila yung totoo. Pero kung ano man sabihin nila, wala na akong pakialam. Basta mahal ko si Mika. Alam mo, pre, kung saan ka masaya, masaya na rin ako para sa'yo. O siya? Tumagay na tayo. Ah. Parang tapang nung alak natin ah. O Charles anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Baka mamaya puro ka bulak-bula. Okay naman pa. Chill lang naman. Tsaka hindi naman kami masyadong busy sa school. Kaya wala lang. Maganda naman din yung grades ko. Okay, good. Ma, pa, uyan na po ako. Baka malate po ako sa klase. Oh, sige, ingat ka, ha? Ingat. Ingat. Parang matagal ko nang napapansin na may relasyon si Charles at ang kasambahay natin. Ano ka ba, Han? Kung ano na naman iniisip mo eh. Hayaan mo na yung bata. O paano? Alis na ako. Malilate na ako eh. Relasyon ba kayo ng anak ko? Ma'am, nasasaktan po ako! Nasasaktan ka talaga pag hindi ka umamin! So umamin ka na lang! Opo! So tama!
ngayon, mamili ka. Yung trabaho mo or yung anak ko. Pasensya na po, Ma'am. Hindi ka nahiya. Ano ba, Charles? Oh, anong problema? Nai-miss lang naman kita eh. Minsan na nga lang ako manlambing sa'yo, oh. Charles, tigil na lang natin tong relasyon natin. Please. Ano sinasabi mo? Bakit? Nalaman na ng daddy mo yung relasyon nating dalawa. Mas kailangan ko yung trabaho ko. At alam kong alam mo yun. Sa akin na lang nakaasa yung mga magulang ko. Pero babe naman. Ang tigas din talaga ng ulo mong malandika. Di ba sinabihan na kita na wag ka nang lalapit sa anak ko? Ma, tigilan niyo nga yan. Mahal na mahal ko si Mika. Mahal? Wala kang mapapala sa babaeng yan dahil kasambahay lang siya. Hindi siya nababagay sa'yo. Anong nangyayari dito? Han, bakit ka naman sumisigaw? Itong kasambahay natin, may relasyon sa anak natin. Pa, mahal ko po si Mika. Nagmamahalan po kaming dalawa. Mirna, hayaan mo na ang anak mo. At baka nakakalimutan mo. Dati ka rin kasambahay, di ba? Pero pinili kita at minahal kita ng buong buo. Tsaka wala naman niya sa estado ng buhay o trabaho eh. Kaya hayaan mo na silang dalawa. Ma, tama si Papa. Hayaan niyo na kami ni Mika. Malaki na kami. At alam na namin yung ginagawa namin. Mirna, narinig mo ang sinabi ng anak mo. Kaya hayaan mo na sila na magmahalan. Osha, wala na din akong choice. Anak, gawin mo kung ano ang sa tingin mo ang tama at kung saan ka masaya. Salamat po. Thank you pa.